Kumusta kayo mga tol? Welcome back to my channel at meron na naman tayong i-unbox na package from Lazada. So ina-unbox lang natin to para makita natin kung gaano ka-safe yung pagpapadala ng produkto ni Lazada sa atin. May nakalagay na fragile kaya hindi natin pwedeng ihagis-hagis basta. Buksan na natin. Oh, medyo iingatan natin to kasi itong in-order natin ay ilaw. Ilaw na naman mga kapatid. May bag pala siya. Unang item is tripod. Ayan, ayan yung tripod niya. Meron siyang dalawang susi para iangat. Oh, mahaba siya oh. Meron pa ditong isa sa dulo. Halos kasing taas ko na siya. Ako ay 5'10 no. So, ganun siya kahaba. So, unang item, tripod. Katapos, dito meron siyang bag na black. Ang malaman nito. Wow. Ito yung pinaka-umbrella niya. May ganito oh. Ito yung diffuser niya. Para hindi masyadong harsh yung ilaw sa mukha natin. Yan, ganyan lang siya. Tapos, ito na yung pinaka-umbrella oh. Yan. Oh, diba? Pag tapos ka na mag-vlog, pwede mo rin gamitin sa ulan to. Mukha namang matibay, pero hindi ganun katibay. Okay na. Hindi mo naman siya ibabalibag, no? Hard plastic din naman siya. O, depende na rin sa gamit nyo, no? Pero ito, maganda, oh. Nakapal yung tela niya. Tapos, meron siyang aluminum sa loob. Aluminum ba siya? Mukha siyang aluminum para mag-reflect yung light. So, ganito po ang magiging itsura. Pwede siyang pang photography, pang vlog. Maganda yung lighting na to, tingin ko. Excited akong makita siya. Tapos, itong diffuser, dito mo siya ilalagay. Parang kapos yung diffuser. Paganyan. So, makikita natin yan pag nabuo na. Meron pa isa yung ilaw natin. Ito, ikakabit natin sa tripod para tumayo siya. Laki pala. Mukhang sulit ah. Tapos, itong huli, yung pinaka-bulb niya. LED na rin pala, pero naka-coil yung kanyang ilaw. So, nag-out of focus tayo dahil sa mukha nito. So, i-off na muna natin siya. Ayan. Alright. Yeah. 45 watts. Ang liwanag nito talaga. Tapos, ito na yung ating pangalawa. Maganda yung tela nito. Mga matibay. Sa halagang 500 plus, may ganito ka na. Useful naman to lalo pag nagbablog ka. Magpo-photoshoot ka, pwede ba itong magamit? Para maging sharp kahit pa paano. So nakita na natin yung softbox kung paano ko binuo. Napakasimple lang at napakadaling i-assemble. Ito yung key light natin. Gusto ko din sana ma-separate natin yung foreground at saka background. Ayusin muna natin tong workplace natin. Dapat medyo malayo itong background ko sa akin para magkaroon ng bokeh. Yung effect na malabo yung likuran. Ito yung pinakamalakas na ilaw, yung softbox natin. So, dapat meron siyang 3-point lighting. Isa dito yung pinaka-key light. Tapos dito sa gilid, meron pang isang ilaw na parang supporting light niya lang para medyo yung shadow dito hindi masyadong madilim. Tapos, dapat meron sa likod. Ito yung ginagamit ko madalas sa likuran. Ito. Lalagay lang natin dito sa likod. Para magkaroon siya ng konting effect sa background. Depende na yan sa'yo kung ano yung gusto mong lighting mo. Pero ito kasi, ang basic na lighting na alam ko na okay na din. Yung softbox pala na yan, binili ko ng 500 plus. Yung link na ilalagay ko dyan, yun yung seller na nabilhan ko nito. Hindi siya ganun ka-heavy duty pero pwede na. Hindi naman siya basta-basta masisira kasi okay naman siya. Nakatayo lang naman siya dyan, hindi natin masyadong gagalaw-galawin. Unless kung ililigpit mo siya palagi. Sa mga susunod na vlogs pa natin, magkakaroon tayo
tayo ng pagbabago pa rin kasi gusto ko i-improve yung vlogging setup natin, no. Tulad niya ito, makikita niyo dito sa may likuran, meron siyang kulay kasi yun yung isa sa mga binili ko sa Lazada. Nakikita niyo na kulay green, yung nagbibigay ng konting effect. Tapos meron pa tayong ganito. So, pwede rin natin lagyan ng lamp dyan sa gilid na yan. Para lang magkaroon kayo ng idea kung paano ako sineset-up yung aking vlogging place. Habang hindi ako nakakagala ngayon, no, ito muna yung pinagkakaabalahan ko. Hindi nyo kailangan bumili ng mga mamahalin. Nakikita nyo naman yung mga itsura ng aking mga gamit ay napakamumura lang niya sa Lazada. Kailangan nyo lang talaga maging creative kung paano nyo gagawin yung mga ganito kasimpleng mga bagay. Hindi ko sinasabing napakaganda na itong ginawa ko. Ito ay napakasimple lang. Para lang magkaroon kayo ng idea. Kasi kung makakakita pa kayo ng mga nagsiset up ng mga background, so magkakaroon pa rin kayo ng mas maganda pang effect. Kung meron lang kayong time, no, paisa-isa lang, paunti-unti para hindi masyadong mabigat sa bulsa nyo. Hindi nyo mamamalaya na ang ganda na pala nung setup nyo, pero hindi kayo gumastos ng malaki kasi paunti-unti nga lang. Hindi naman talaga siya nagmamadali, hindi mo naman kailangan bilhin lahat yan ng sabay-sabay kasi nga medyo mabigat yan kapag sinabay-sabay mo kahit na maliliit lang yung mga amount. So magiging mahal din yung presyo niya. Para lang meron kayong pinagkakaabalahan or pinagkakatuwaan at hindi kayo ma-bored sa pagbablog nyo. Kung trip nyo lang naman, kasi kung ang pagvi-video nyo is more on travel, nasa labas, so medyo hindi natin to kakailanganin. Kasi ang lighting natin sa labas ay natural. So yun na nga mga tol, hindi ko na masyadong pahahabain to dahil ilaw lang naman yung ating blinag ngayong araw. No? Kung sakaling interesado kayo dun sa softbox na nabili ko, ilalagay ko dyan yung link. Tingin ko okay naman kasi wala naman ako nakitang damage sa kanya. Tingin ko okay yung seller nito. Legit naman. Sa halagang 500 plus pesos. Maraming salamat mga tol sa panonood nyo at kung nagustuhan mo tong video na to, don't forget to like and subscribe. Mag-ingat kayo palagi mga tol. Adios! Mm-hmm.